Sabay na lumaki sina Abby at Nayla. Magkapitbahay sila. Magkaedad at pumapasok sa parehong paaralan. At dahil walang kapatid si Abby at subsob sa trabaho ang parehong magulang, madalas ay kinalay nito tumatambay at nagpapalipas ng oras. Si Nayla ay middle child sa tatlong magkakapatid. Sundalo ang kanyang tatay at stay at home naman ang kanyang nanay. Masaya ang kanilang pamilya kahit na madalas ay kulang ang budget nila. Hindi naman ito naging hadlang para sa magkakapatid. Malayo rin ang agwat ng buhay nila sa isa't isa. Payak at one income household si Nanil, samantalang big time ang mga magulang ni Abby. Pero mababait naman ang mga ito. Masasabing sa araw-araw na ginawa ng Diyos ay nakinanail si Abby at para na rin itong naging bahagi ng kanilang pamilya. Bukod pa doon, ay walang anak na babae ang mga magulang ni Nanail. Kaya tanging kay Abby nila binubuhos ang pagkasabik sa babaeng miyembro ng kanilang pamilya. Halos araw-araw ay magkasama si Nanail at Abby hanggang sa huling araw na nila sa high school. Graduation day nila kinabukasan. Academic achiever si Abby at average student naman si Nail. Ngunit hindi yun naging hadlang para hindi sila magkasundo. Madalas pang ang tinuturuan ni Abby si Nail at lagi silang ini-issue na may something sa kanila kahit wala naman talaga. Abby tot, pabirong kantsaw ni Nail kay Abby habang kumakain sila ng fishball malapit sa kanto nila. Balita ko hindi ka na raw sa bayan mag-aaral ah. Totoo ba yun? Oo, sabi ni Mama at Papa, mas okay daw sa Manila. Mas advanced daw ang lectures doon. Magtitake nga ako ng entrance exam para sa Ateneo next week eh. Saka sa UP na rin. Pero mas gusto ni Papa sa Ateneo. Kasi diba, Atenista sila pareho. Para hindi daw ako mahirapan pag kailangan ko ng mag-apply for work. Or in case na mag-decide sila na mag-migrate sa US. Napatawa na lamang si Nail. Kahit na medyo mahirap yun gawin. Matagal na niyang gusto si Abby at balak sana niyang magtapat dito bago sila magkuleyo. Pinilit pa rin niyang ganahan ng pananalita para hindi mahalata ni Abby. Wow naman, Kenneth Bridge ka na talaga, bestie. Tapos baka makarating ka pa ng Amerika. Baka sa susunod eh, duguin na ang ilong ko sa'yo kasi spokening dollars ka na. Size 8 ako, bestie ah. Nye, hindi mo ako mamimiss? Of course not. Bakit kita mamimiss? Ayos nga yun eh. Wala na akong bibit-bitin sa sandamukal na libro. At wala na rin akong hihintayin sa umaga kasi ang bagal-bagal mag-ayos. Akala mo naman, ikinaganda niya yun. Ganun pa rin naman ang itsura. Nakakainis ka. Joke lang. Ito naman masyadong intensive. Hindi ka na mabiro. Anong intensive? Baka sensitive. Buhay pa ako. Ilalagay mo na kaagad ako sa ICU. Natataw ang palatak nito. Inabutan ni Nail ng samalamig si Abby. Ngayon pa lamang ay mamimiss niya na ito. Pero hindi niya pwedeng sabihin dito ang tunay niyang nararamdaman. Dahil naipangako niya sa ama ni Abby na hindi niya liligawan ito. Si Mr. Ocampo ay isang kilalang architect sa bahay nila. Government affiliate din ito. Bukod sa may private practice. Ang nanay ni Abby naman ay isang negosyante ng mga bigas sa bayan. Mabait naman ang tatay ni Abby, pero dahil unika iha ito, natural ay maging overprotective ito sa nagdadalagang anak. Noong nag-third year high school sila, ay pasimple siyang tinimingan ito sa kusina nila. Gumagawa sila ng project ni Abby noon sa bahay ng mga Ocampo, at saktong walang pasok sa opisina ang ama nito. Kuha lang sana si Nail ng juice na iinumin nila ni Abby, nang harangin siya ng tatay nito. Nail, sandali. Po? Be honest with me. Do you like my daughter? Diretsong tanong nito sa kanya. Po? Alam kong medyo mahina ka sa academics. Pero alam kong hindi ka bobo, Nail. Lalaki rin ako. At nakikita ko kung paano mo titigan si Abby ko. Mataman siyang tinitigan ito. Na para bang kinakalkal ang isipan niya. Ako hindi po, tito. Dahil sa tensyon, ay nainom ni Nail ang juice kahit na hindi naman siya nauhaw. Magkaibigan po kami ng anak niyo, tito.
Alam kong alam mo na tama ako, pero itatanggi mo ito. Sabi ni Mr. Ocampo. Makikita sa kanyang mukha na seryoso siya sa sinasabi niya. But I have a big plans for Abby. Plans that you will ruin once na masabi mo sa kanya na gusto mo siya. She's a young girl and she grew up alongside you. Tatanggapin niya yan kung ano man yung nararamdaman mo para sa kanya. Maaaring madiskaril siya from what in store for her. At yun ang iniiwasan ko. Nakakaloko ang pag-ibig, Neil. Take it from me. That's why I'm here to tell you not to. Paano po kung masasabi mo sa kanyang accidentally? Opo. Mahinang sagot ni Neil. Kailangan niyang malaman kung ano ang mangyayari kung sakaling masabi nga niya. Napabuntong hininga na lamang ang ama ni Abby sa tugon nitong si Neil. Hindi nito gustong gawin at sabihin ang mga bagay na susunod niyang sasambitin. Pero mainam nang magkaliwanagan sila ni Neil bago pa mahuli ang lahat. Damn, I hate to this, but you leave me with no choice. Yung bahay at tupa niyo ay nakasanla sa amin. Kapag sinuway mo ako, Neil, you bet your ass na pupulutin kayo sa kalye. Papalayasin ko kayo. Oo, mabait ako. Alam mo yan. But it's a different story. If my only daughter's future is at stake. Napalunok na lamang si Neil. Hindi niya inasa na gagamiting leverage ng ama ni Abby ang malaking pagkakautang nila rito. Nagkakaintindihan ba tayo, Neil, ha? Opo. Titigan mo ako sa mata, Neil. O joke pa nito. I want you to promise me. Kulang na kulang ang sahod ng ama ni Neil bilang kawal ng gobyerno para sa kanilang magkakapatid. Na isang langa ang bahay at lupa nila sa mga magulang nitong si Abby nung magkasakit ang kanyang ina at hindi na pinayagang mag-loan ng kanyang ama. Kaya wala talaga silang pagpipilian noon dahil buhay ng ina ang nakataya. Pikit matang ibinigay ng ama niya ang titulo at nilagdaan ng kasulatang nagpapatunay na pansamantalang kinaabi ang lupa at bahay nila. Sa kabutihang palad, ay likas na mabait ang mga magulang ni Abby. Kaya kahit nadidelay sila ng bayad, ay naiintindihan sila ng mga ito. Ika nga ng mama ng best friend niya, tulong na rin daw nila yon kina Neil dahil sa pag-aalaga kay Abby. Kaya ganoon na lamang ang utang na loob ng pamilya nila sa mga ito. Ang kuya Ivan niya ay scholar ng opisina ni Mr. Ocampo. Alam niyang tagilid ang chances niya. Walang sino man sa pamilya nila ang makakaintindi sa kanya kapag inamin niyang mahal niya ang kababata. Lalo na ang kanyang kuya Ivan na iniidolo ang tatay ni Abby at gusto ding maging arkitekto gaya nito. Kapag nagkataon, baka pati pag-aaral at sponsorship ni Ivan ay mapurnada dahil sa hindi niya mapigilan ang damdamin niya para sa dalaga. At hindi maaari yon. Mabigat man sa loob niya, ay tumango na lamang siya. Nahintindihan ko po, Mr. Ocampo. Good. At huwag mong may kwento kay Abby ito, ha? Is that clear? Opo. Neil made the deal with Abby's father. Alam ko na, kapag nag-aral ako ng maayos at nakahanap ng trabaho, magkakapera ako ng marami. Pag-iipunan ko ang pambayad sa bahay at lupa na nakasanla. Kapag successful na ako at pwede nang pantayin sila, hindi na siya hadlang pa. Sa ngayon ay mamahalin na lang muna kita ng patago, Abby ko. Malungkot na konsuelo niya sa sarili habang pabalik ng sala kung saan ay naroon si Abby at ang project nila. Uy, sita ni Abby. Asa na yung juice? Nako Naila, yan na nga ba ang sinasabi ko eh. Wala ka na naman sa focus. Kakakausap mo yun dun kay Jenna ng kabilang section eh. Siguro crush mo yun, no? Muntikan niya nang sabihin kay Abby na kaharap niya ang crush niya. Pero naalala niya ang pag-uusap nila ng tatay nito. Kung dati ay nadadaan niya sa pabiro ang mga pasaring kay Abby, ngayon ay kailangan niyang paniwalain ang sarili niya na hindi niya muna ito gusto. Sa ganoong paraan niya lamang maiiwasang masabi ang katotohanan. Ha? Si Jenna? Oo, mabait kasi at maganda si Jenna, Abby. Kunwaring tawa niya. Bagay naman kami, hindi ba? May anghit kaya yun. Yun ang gusto mo? Inis na buwelta ni Abby. Mamimiss niya ang ganitong kakulitan ni Abby.
hindi naman niya balak na putulin ang pagkakaibigan nila. Lalagyan niya lamang ng limitasyon hanggang sumagawa niya na ang mga ninanais niya para malaya niya nang masabi rito ang nilalaman ng puso niya. Kumpiyansa siya kay Abby. Focus ito sa pag-aaral niya. At hindi pa ito pwedeng mag-boyfriend habang ito ay nag-aaral pa. Dahil doon, ay masasabi niyang may panahon pa siya. Ganoon nga ang nangyari. Nilipat ng Ateneo si Abby at siya naman ay nanatili sa Cavite. Madalas pa rin namang umuwi si Abby sa bahay nila sa Cavite. Pero habang tumatagal ay naging madalang na ito. Engineering ang kinuha ni Neil. Laking gulat nga ng mga magulang niya na nakapasa siya sa entrance exam para rito. Balak sana niyang isikreto ngunit malalaman at malalaman din naman ito kaya sinabi niya na lamang rin ilang linggo bago ang pasukan. Sakto namang nagbakasyon ang ama niya noon, nananghalian sila. At dahil bihira lamang silang makumpleto sa pagkainan, ay napagpasyahan ni Neil na ito ang tamang pagkakataon. Hinintay niya munang makapagpasalamat para sa pagkain bago niya sinabi ang mga ito. Gaya ng inaasahan niya, hindi nga naging maganda ang reaksyon ng ama at ang panganay na kapatid. Seryoso ka ba? Tanong ng may halong kutya ng Kuya Ivan niya. Gulat din kasi ito. Hindi petiks ang kursong yun ha? Baka sa unang semester lang ay maisipan mo nang mag-shift. Mahirap yan, Neil. Ako nga na architecture eh. Halos masirahan na ng ulo. Ikaw pa kaya? Neil, hindi naman sa ano ha? Sabat ng ama niya. Pero tama ang kuya mo. Nakikita mo naman na papaanong magsunog ng kilay ang kuya mo, hindi ba? Saka magastos yun. Medyo alanganin tayo. Alam mo naman ang sahod ng sundalo, hindi ba? Wala bang mas mumura sa kurso na yan? Eh, HRM kaya, subukan mo. Tapos ay magbarko ka. Gaya nung anak ni paring Nestor. Nasa Japan ata ngayon yun eh. Nakita ko sa Facebook. Libre pa ang travel. Ano ba? Sita ng ina niya. Nakapasa nga si Neil sa entrance exam, hindi ba? Kaya kaya niya yan. Saka pa, huwag naman tayong unfair sa mga anak natin. Bigyan natin ng chance. Natural lang ang mahirapan. Saka sabi naman niya, kaya niya yun. Kaya kaya niya yan. Tila nakaramdam ng kaunting hiya ang ama niya. Tumikim muna ito at tinitigan ang mag-iina bago ito muling magsalita. Ma, hindi naman sa ganun. Ang akin lang eh, maging totoo tayo. O ano? Ano ang pinupunto mo? Teka lang po, di ba po bawal mag-away sa harapan ng pagkain? Awat na po. Ang galing nga ni Kuya Neil eh. From zero to hero, sabi ni Junior. May architect na tayo, may engineer pa. Tapos ako po, gusto ko pong maging chef. Sigurado iyaman tayo. Natawa na lamang si Neil sa sinabi ng kapatid. Oh naman, kayang-kaya mo yan. Thank you bunso ah. Anong thank you? Libre mo ako ng coke sa chichirya mamaya ha? Wala nang libre sa mundo ngayon kuya. Pati suporta ay nabibili na. Biro pa nito. Yeh, bakit hindi ka maging negosyante? Kuwang-kuwa mo eh. Ayoko, mahina ako sa mat. Lim na napangiti si Neil. Kahit kailan talaga, ay walang bilip sa kanya ang kuya at tatay niya. Palibasa si Ivan kasi ang paborito nito. Dahil dihamak na mas matalino at kamukha nito. Mabuti na lamang at nasa panig niya ang kanyang ina at bunsong kapatid. Hindi naman siya nasaktan sa mga sinabi ng mga ito. Pinaghandaan na niya ang magiging reaksyon nila bago pa man niya sabihin sa kanila na nakapasa siya. May isa pa siyang hindi sinasabi sa kanila at siyak niyang mas lalong maugulat ang mga ito. Pa, huwag po kayong mag-alala. Okay naman na po. Nag-apply na rin po akong student assistant sa university. Natanggap naman po ako at malaking tulong na rin po yon. O kita mo, konti na lang ang gagastusin natin kay Neil pa. Pambubuyo ng nanay niya sa tatay niya. Kumawa na ng paraan yung bata oh. Saka anak, kaya ko nang tumulong. Gagawa ko ng yelo at ice candy para may pandagdag sa mga baon nyo. Nagkatitigan ang kuya ni Ivan at ang tatay nila. O siya sige, pero walang mag-ship ha. Panindigan mo yan. Opo, masayang sagot ni Neil. Malayo pa pero malayo na. Usal niya sa sarili. Ang pagputol sa nakasanayang setup nila ni Abby ang naging pinakamalaking adjustment para kay Neil. Nasanay kasi siya na lagi itong kasama. Nagkakausap pa rin naman sila sa messenger
at nakapalaw siya sa social media nito. Nakikita naman niyang mabilis na nakapag-adjust si Abby sa buhay nito sa Manila at masaya siya para rito. May mga bago na rin itong kaibigan at mukhang mababait naman ang mga ito. Mahirap para kay Neil ngunit iniisip niya na lamang na paborito sa kanya dahil hindi siya mahirapang tumutok lalo sa pag-aaral niya. Ang mga linggo ay naging buwan. Malapit nang matapos ang unang taon niya sa koleyo. Umuwi ang Kuya Ivan niya na humahangos. Nasa pangatlong taon na ito ng koleyo. At inaabangan na lamang nito ang internship niya. Ma, may good news ako. Ay talaga ba? Teka lang at magbabalaw ako ng kamay at may sabon. Excited na sagot ng kanyang ina na kasalukuyang naglalabas sa likod ng bahay nila. Nasa sala si Neil at si Junior. Nanonood dito ng basketball. Napansin ng ina nila ang ingay galing sa TV pagpasok nito. Pakihinaan yung TV mga anak at hindi kami magkaintindihan itong kuya nyo. May sasabihin daw siya. Opo. Ma, lumabas na po yung listahan ng internship ko. Maluwaluwang pagbabalita ni Ivan sa ina at sa mga kapatid niya. Hulaan nyo saan? Saan? Sabay-sabay nilang sagot. Sa main office ni Sir Ocampo sa Manila. Nako, congratulations anak. Pero paano yan? Kaya ba natin? Mahalang Manila anak. Tumawag po sa akin si Sir. Siya daw po talaga ang nag-request na doon ako mag-internship. Siya na daw po ang bahala sa akin. May bakante pa raw po silang kwarto sa bahay nila. At may allowance naman po ako galing sa kanya. Wala na pong problema. Basta daw po, ang atupagin ko na lamang po ay ang pag-aaral ko. Saka para po may makakasama daw po si Abby. Pagkabanggit sa pangalan ng babaeng lihim na sinisinta, ay agad na naging interesado si Neil. Bantayan? Bakit daw kuya? Marami raw nang liligaw kay Abby. Ihala mo naman yung sir, hindi ba? Sobrang protective sa anak niya. Siyempre, ang ganda kaya ni Ate Abby. Di ba kuya Neil? Sa tagal niyong naging mag-best friend, ikaw lang ata ang hindi nagkagusto sa kanya eh. Kung alam mo lang, Junior, yun sana ang gustong sabihin ni Neil. Ngunit pinangunahan siya ng takot. Napakamot na lamang siya sa ulo at saka natawa. Sira, hindi kaya maganda yun? Ang baho ng utot na no? Pag nakakain ng pagkain may keso? Hoy, tigilan nyo nga si Abby. Napakaganda ng baby ko na yon. O siya, tawagan natin ang papa nyo sa Marawi. Panigurado matutuwa yon. Hindi man aminin ni Neil ay may kung anong kumurot sa puso niya. Naiinggit siya na ang Kuya Ivan niya ay may pagkakataong makasama si Abby. Naghalo ang inis at awa niya para sa sarili. Kung sana ay hindi niya binigyan ng pagkakataon ng tatay ni Abby na maghinala patungkol sa intensyon niya sa kababata. Sana ay siya ang nasa ganong sitwasyon at hindi ang panganay na kapatid. Mahal niya ang kuya niya at totoong maligaya siya para sa magandang pagkakataon na napunta rito. Ngunit hindi niya maiwasan ang makaramdam ng kaunting pangamba. Pangamba na wala namang basihan talaga. Dumating nga ang araw na kailangan ng lumipat ni Ivan sa Manila. Hinatid nila ito sa sakayan ng bus. Sa lahat, ang nanay nila ang pinaka-apektado. Todo bili nito sa anak mula nang makaalis ng bahay hanggang sa sasakyan. Bago umalis, ay hinatak siya sa braso ni Ivan. Alam ko yung mukhang yan, Neil. Huwag kang mag-alala. Babantayin ko ng maigi si Abby. Anong pinagsasabi mo, kuya? Kunot noon niyang tanong sa kapatid. Ang nangyari sa'yo? Nakasakay ka lang ng bus, feeling Madam Auring ka na dyan. Sus, kunwari ka pa. Lalaki rin ako at nakikita ko kung paano mo titigan si Abby. Noong una, akala ko ay normal lang yon. Pero hindi nagtagal ay na-realize ko na gusto mo siya. Napalunok na lamang si Neil. Hindi alam kung paano niya didepensahan ang sarili sa kapatid dahil nagsasabi lamang ito ng totoo. Idinaan na lamang niya sa pagtawa at muling pagkukunwari. Kilala niya si Ivan. Ilalaglag siya nito kapag may pagkakataon. Kaya hindi pwedeng bigyan niya ito ng alas laban sa kanya. Sinuntok niya sa tagiliran ng kuya niya. Napangiwi naman nito sa sakit dahil medyo napalakas ito. Aray! Ano ba Neil? Arkitek ka kuya. Hindi ka scientist. Nag-iimbento ka ng story eh. Best friend ko si Abby. Natural lang natignan ko siya ng ganoon. Hindi mo nga sure, baka kulangot niya yung tinitignan ko eh. Mataman siyang tinitigan ng kuya niya.
na para bang hinihintay nitong may sabihin pa siya patungkol sa mga sinabi nito patungkol sa dalaga. Talaga ba? Oo nga, sumakay ka na nga. Ibigay mo na lang kay Abby yung niluto ni nanay. Paborito niya yan. At huwag kang humingi ha, kung hindi kakainin ka ng buo nun. Alam nating Amazona yon pagdating sa pagkain. Sige ka, mauubusan ka ng upuan. Mananakot pa niya para umalis na ito. Anak, lumapit ang nanay nila sa kanila. Sige na, baka maubusan ka ng upuan. Mag-text ka o tumawag ka kapag naroon ka na ha. Pigil na pigil nito ang pagluha. Natawa na lamang sila sa nanay nila. Ma, sa Manila lang po si kuya. Para naman pong mag-abroad na. Biro ni Junior sa ina. May dalawang anak pa po kayo oh. Baka nakakalimutan nyo. Nasita na tuloy si Ivan ng konduktor na kanina pa pala nakatingin. Hoy ano ba? Sasakay ba kayong lahat o isa lang? Nakakaabala na kayo sa biyahe. Ako lang po. Pasensya na. Paumanhin ni Ivan sa lalaking halatang inis sa kanila. Akit na ako ah. Opo, magte-text na lang po ako. Ingat po kayo pag uwi ma. Neil, alagaan mo si Mama Junior ha. Habang wala kami ni Papa, okay? Copy that, kuya. Ito ang unang beses na may anak na malalayo para sa nanay nila. Kahit nauunawaan din nila ang pagiging emosyonal nito. Para sa isang ina, napakahirap ng ganoon. Ngunit kailangan para sa personal growth and development ng mga anak nilang mag-asawa. Darating talaga ang panahon na magiging independent sila. Niyakap na lamang ni Neil at ni Junior ang nanay nilang pigil na pigil ang pagluha habang tinatanaw ang bus na lumalayo. Sa kabilang banda sa Manila, nadatna ni Abby ang ina na nagsusupervise ng katulong sa kusina. Ikinagulat ito kaagad ng dalaga dahil kahit na Sabado ay kadalasang tulog pa ang ina o nakaalis na ito. Bilagro kung may tuturing ni Abby kapag nadatna ng ina sa bahay. Ang buong akala niya ay mas magkakaroon silang mag-anak ng oras para sa sarili dahil hindi na nila kailangan pang bumiyahe sa Cavite para magkasama-sama sila. Ngunit taliwas ito sa kanyang inaakala. Lalong naramdaman ng dalaga ang pag-iisa dahil halos wala ang mga ito sa bahay at tanging mga katulong lamang ang nadadatnan niya. Alam naman niya na para sa kinabukasan niya ang ginagawa ng mga ito. Ngunit hindi rin kaila sa kanya sa magkaibang kwarto na tutulog ang mga magulang. Nais niyang magtanong ngunit naghihintay pa siya ng magandang tiyempo. Hindi na siya bata at maiintindihan naman niya kung kakausapin lang siya ng mga ito at magpapakatotoo sila patungkol sa estado ng relasyon nila bilang mag-asawa. Ma, you are here. Bati ni Abby sa ina, sabay halik sa pisngin nito. Good morning. Oo, nakancel kasi ang conference ko. Kaya I decided to help Manang para ihanda ang ating breakfast. Ano po ang niluluto nyo? Longganisa at sinangag, baby. Medyo nag-alanganin si Abby. Bago pa man siya magsalita, ay tila nahalata na ito ng ina. Is there a problem? Ano kasi ma? Hindi na ako kumakain yan since elementary pa ako. Naiiyang sagot niya. Kwento si, may napanood akong movie. And it kind of changed my perspective towards longganisa. I'll have eggs na lang po. Mahagap niyang sabi, para hindi naman ma-offend ang ina na todo effort. Ganun ba? I didn't know. You wouldn't kasi sa kabilang bahay na ako halos lumaki ma. Himutok pa niya sa loob-loob niya. Buti pa sila. Kabisado ang mga kinakain ko. Kahit favorite color ko. Samantalang ang mga magulang ko, feeling ko kaapilito ko lang. It's okay ma, yun na lamang ang lumabas sa bibig niya. Wala namang epekto sa ina niya ang bagay na yon. Tila normal na lamang kay Abby ang pakiramdam na estranghero ang mga magulang. Kung siya lamang ang masusunod, ay mas gusto sana niya sa Cavite na lamang manatili kasi doon siya mas masaya. May pamilya siyang maituturing kasama si Neil. Si Neil na best friend niya, nabihira na lamang niyang makausap, marahil ay abala na rin ito sa pag-aaral nito. Hindi naman bobo si Neil, medyo slow to pick lamang. At dahil malayo na siya, ramdam niya ang struggle nito sa pag-aaral. Isa nga ito sa mga dahilan kung bakit alanganin siyang lumipat sa Manila. Ngunit kailangan rin niyang piliin ang mga magulang at sundin ang kagustuhan ng mga ito. Matapos makapag-almusal, ay dumating ang kaklase niya sa Ateneo. Business major silang dalawa,
kaya halos sa lahat ng klase nila ay magkasama sila. Bukod sa kaklase niya ito, nakatera rin si Yana sa parehong exclusive subdivision, kaya lalo silang naging malapit. Kilala at approve rin si Yana ng mga magulang, kaya't at home na at home ito sa kanila. Good morning, madlang people! Sigaw ni Yana. Pagbungad nito sa kusina. Hi, tita! Napaka-energetic naman itong kaibigan mo, Abby. Natatawang palatak ng ina. May lakad kayo? Wala po, sagot ni Abby. May class kami this afternoon. May homework lang na kailangan gawing pulido kasi terror yung group namin. Metikilosa kasi itong anak nyo, tita. Sabi ko na nga na okay na eh. Ayaw talagang tantanan hanggat may nakikitang butas. Akala mo naman thesis na ang labanan. Siyempre dapat 1.5 lagi ang grades natin. Ni ikaw lang, ang parents ko, okay lang, no pressure, basta't pasado. Iniwasan ni Abby ang mga tingin ng ina. Hindi naman siya direktang pinipressure ng mga ito. Pero ramdam niyang mataas ang expectations ng mga ito sa kanya. Kaya naman lagi siyang nagsusumikap para maging magaling at numero uno. Para walang tulak kabigi ng mga ito sa kanya. Mula kasi sa punto de vista niya, mabibigyan siya ng panahon ng mga ito kapag lagi siyang magbibigay ng karangalan sa kanila. Kumain ka muna, Yana. Hinatak niya si Yana sa lamesa. Gutom lang yan. TMI kami. TMI? Kunot noong tanong ng ina niya. What's that? Napanguwi si Yana. Sa kanya kasi nakatuon ang atensyon ng nanay ng kaibigan. Nangangahulugan lamang ito na sa kanya dapat manggaling ang kasagutan sa tanong nito. TMI po. Too much information po, tita. Ah, I see. Tumango naman ito. Hapon pa naman class nyo, right? Dito ka na lamang mag-lunch, Yana, para makilala mo ang kababata ni Abby. Dito na rin siya mag-aaral, and your father had decided to sponsor his studies including the lodging. Nanlaki ang mga mata ni Abby sa tuwa. Si Neil po? No, si Kuya Ivan mo. He's actually on his way here now. Nakangiting tugon ang ina sa tanong niya. Dismayado siya. At hindi niya yun may kakaila sa kaibigang si Yana. Ah, akit na po kami ma. Medyo madami rin kaming tatapusin ni Yana eh. Teka, hindi mo na ba aantayin ang Kuya Ivan mo? Hindi na po. Okay, sige. You'll have all the time in the world to catch up naman. Since dito na siya titira, may makakasama ka na. By the way, Yana, kung nagtataka ka, who this Ivan is, he's one of our neighbor's children sa Cavite. Doon na lumaki ang si Abby, kaya kuya na ang turing niya. Paborito ng tatay ni Abby, kasi brainy, unlike doon sa best friend ni Abby ni Snail. Mama, may halong inis na putol ni Abby. TMI ka na. Saka matalino si Snail, no? Wala lang siyang motivation. That's the definition of bobo, anak. Pinaganda mo pa. Let's go, Yana. Inis na sabi ni Abby sa sariling ina. Dahil sa mga salitang binitawan nito patungkol sa best friend niya. Ang kwarto ni Abby ay nasa third floor ng bahay nila. May access siya sa roof deck. At doon siya dumiretso para ilabas ang inis na kanina pa niya gustong pakawalan. May lanay at may lovebirds doon. At presko ang lugar na yon. Tamemeng nakasunod lamang si Yana sa likod niya. Nang masiguro na nasarado ang pintuan papunta sa roof deck, ay saka siya sumigaw. Hay, na paano ka? Nagtatakang tanong ni Yana. Naiinis ako eh. Bakit nga? Si mama kasi, grabing panglalaig na kay Neil. Napaupo siya sa sobrang pagkainis. Alam mo yun, gets ko naman na paborito nila si Kuya Ivan kasi matalino siya at gustong gusto ni Papa na magkaroon ng anak na lalaki. But to look down on Neil like that? That's so low. Tinabihan siya ni Yana. Umamin ka nga, Mi. Bet po tong Neil na ito, ano? Ha? Anong haka dyan? Over kasi ang reaction mo sa sinasabi ng nanay mo. Eh from my point of view, normal lang na pagmamaritas lang yung ginawa ni tita. Pero yung reaction mo, Mi, pang-famous na. Please, huwag mo nang i-deny at hindi rin uubra sa akin yan. Kitang-kita ko ang disappointment sa mga mata mo nung sinabi yung pangalan ni Ivan instead of Neil. Bakit pa nga niya ba itatanggi ang tunay na estado ng damdamin niya patungkol sa kababata? Noong una, ay in denial pa siya na gusto niya ang kaibigan.
Umaasa rin siya na pipigilan siya nito o magtatapat ito ng nararamdaman para sa kanya nang malaman itong ililipas siya ng eskwelahan. Alinman sa dalawa ay hindi nangyari. Ganoon ba ako ka-obvious? Malungkot na tanong niya. 110% me. OMG. Teka, ito bang si Nail ay may social media? O may pictures? Wala naman kasi akong nakita sa social media mo. Mahihayin si Nail. Wala kaming pictures masyado. Pero may mga stolen photos ako. Natatawang amin niya. See? Bet mo nga talaga. Ipinakita ni Abby kay Yana ang mga larawang iniingatan niya sa cellphone niya. Naroon ang mga stolen shot ni Nail. Habang nag-aaral at naglalaro ng barangay basketball. May picture rin si Abby ng lalaki habang natutulog at kumakain. Madalas ay mga larawan nito sa classroom nila at ang iba ay nasa bahay nila na yun. Alam mo, kung hindi kita kilala, isipin kong stalker ka. Pambihira tong collection mo, Mi. Mahiya ang NBA sa'yo. Yana, namimiss ko na si Nail. Kaso hindi naman pwedeng ako ang mag-first move, hindi ba? Bukod pa roon, para na nila akong kapamilya. I don't think it's going to be acceptable. Problemadong problemado si Abby, kahit na theoretic pa lamang ang lahat. Inakbayan siya ng kaibigan para kahit papaano ay maramdaman itong may nakakaintindi sa kanya sa bahay na yon. Kahit na isang taon pa lamang silang magkaibigan, ay sincero at tunay ang pagkakaibigang ipinapakita niya rito. Si Nail ba ang dahilan kung bakit kahit isa sa mga manliligaw mong atinista ay walang pumapasa? Oo. Naku, matindi nga ang tama mo. Besides Abby, sa'yo na rin ang galing na parang pamilya na ang turing nila sa'yo. Therefore, hindi ka tunay na pamilya. Walang masama kung maging kayo. May point naman si Yana. Imbes na maging malungkot siya, ay dapat ay gamitin niya ang pagkakataon na nasa kanila si Kuya Ivan niya. Madalang pa sa pool mo ng pag-uusap nila ni Nail mula nang malipat siya sa Maynila. Natural na tatawag ang mga ito kay Ivan para mangamusta. At kapag nagkataon, magkakaroon siya ng chance na makausap ulit si Nail. Ang hindi lamang niya maintindihan ay kung bakit tila iniiwasan na siya ni Nail. Hindi na ito pala chat o pala kamusta gaya ng dati. Ayaw rin naman niyang pangunahan ito dahil bukod sa naiiya siyang sa kanya manggaling ang katotohanan ng gusto niya ito, ay gusto rin niyang maranasan ang tamis ng unang pag-ibig. Nag-text ang mama niya kay Abby para sabihin na hapon nang makakarating si Ivan sa bahay ni na Abby at nasa eskwela na ito. Kaya hindi na sila nagpang-abot. Sama ako sa house niyo ha? Sabi ni Yana. Ha? Bakit? Wala lang. Kibit-balikat na sagot ni Yana. Nag-commute sila pareho dahil malapit lang naman ang Ateneo sa subdivision nila. Sige na nga, mapilit ka eh. O Yana, hindi kita pinilit ha? Natatawang tugon niya sa kaibigan. Anong gagawin mo sa bahay namin? Hindi ako sure kung nagsayang sila ng extra. Grabe ka sa akin, parang hindi tayo mag-frenny ha? Eh ano nga? Nakalagpas na nga sila sa bahay nila Yana at mukhang seryoso itong didiretso sa bahay nila. Dahil sinayasan lamang nito ang kapatid na bunso na naglalaro ng bola sa labas. Wait! Huwag ka munang pumasok. Pinigilan siya nito para buksan ang pangisahang pinto ng gate nila. How do I look? Yana, what are you talking about? Tinitigan niya ito. Did you apply makeup? Yes. Hala, bakit? How do I look muna? You look gorgeous, but I don't get it. Anong meron? Totoong nagtataka talaga siya sa inasal ng kaibigan. Dahil gaya niya, ay hindi naman ito ma-makeup na tao. Lalo na kung pauwi na lamang naman sila. Am I missing something? Or any occasion dito sa amin na alam mo na hindi ko alam? Sira, inis na sabi ni Yana. Kaya hindi mo makita na bet ka ng best friend mo eh. It's staring right in your face, pero manhid ka. Oh, bakit naman sa akin napunta? Tinatanong ka lang kung bakit ka gumayak ng ganyan. Ang dami mo nang sinabi. Kasi nga diba, nakita ko si Nail. Tapos is good looking. Kumunot ang noo niya sa narinig. O tapos? I still don't get it. What does Nail have to do with all this? Itinuro pa niya ang naka-makeup na mukha ng kanyang kaibigan. Pogi si Nail. So I figure out na baka pogi rin si Ivan. Napasapo na lamang sa ulo si Abby. Kahit kailan talaga
ay puno ng kalokohan ng kaibigan. Kaya pala panay ang request nito kanina na makita ang pictures ni Neil. Iba pala ang pakay nito. Magkaiba sila ng pananaw ni Abby when it comes to relationships. Nakailang relasyon na ito, kaya may tuturing niyang expert level na ito kumpara sa kanya. Wala rin namang magagawa ang pangungondra niya rito dahil ipipilit rin naman talaga ng kaibigan na makita itong si Ivan. Pinapangako niya muna ito na walang sasabihin na kahit ano sa kuya ni Neil patungkol sa paghanga niya sa best friend. Tiyak niyang makakarating kaagad ito sa ama. Si Ivan kasi ang tipo ng tao na medyo may pagkasipsip sa tatay niya, at para magkaroon ng plus point sa ama ni Abby ay sasabihin nito ang mga masasagap na balita pagdating sa unika iha ng taong nagpapaaral at nagsusuporta rito. Hindi naman mahirap kausap si Yana. Nangako ito na sa kanila lamang ang sikreto ngayon. Naipakilala niya ang kaibigan niya kay Ivan, ngunit saglit lamang dahil isinama ito ng ama sa labas. Abby, napaka-cute nga. Pakuran ko na, ha? Go! Natatawa na lamang siya sa kanyang kaibigan. Isang linggo nang nakatira si Ivan kina Abby. Dahil busy siya sa pag-aaral at lagi itong kasakasama ng ama, ay hindi pa rin sila nagkikita ng maayos. Linggo noon, at alam ni Abby na magpapahinga ang ama para hindi niya malata na mas gusto nitong nasa labas at hindi kasama ang asawa sa iisang bubong. Sinadya niyang maagang magising para maabutan ng ama o si Ivan. Alinman sa dalawa, ay handa siyang kausapin. Si Ivan ang nadatnan niyang nagkakape sa kusina. Lumapad ang ngiti nito nang siya ay makita. Abby, good morning. Pantisal, gusto mo? Malapit lang pala ang bakery dito eh. Nilakad ko lang. Ah, sige kuya. Nagtimpla na rin siya ng kape niya. Sa totoo lang ay kinakabahan siya. Kamusta po sila tita doon? Ah, ayos naman sila. Actually, tatawag yun ngayon via video call. Hinihintay ko nga eh. Ayos? Sisip-sip ni Abby. Pwede po bang makisali? Namimiss ko na rin po sila doon eh. Oo naman, miss ka na nga rin ang mga yun eh. Lalo na siguro si Neil. Talaga kuya? Lalong tumindi ang kagustuhan niyang makita ang kababata. Pero syempre, ay ayaw niyang malata siya ni Ivan. Nye, hindi na nga ako kinakausap nun. Baka may girlfriend na yun kuya. Naku, malabo yun. Iniabot sa kanya ni Ivan ang paper bag ng pandesal. Busy yun, panigurado. Aba, alam mo ba? Sinurpresa kaming lahat nun. Nag-engineering ang loko. Eto pa, para hindi daw siya maging pabigat sa gastusin ng pamilya. Ayun, nag-apply bilang student assistant sa university. Sa totoo lang, natutuwa nga ako eh. At bigla siyang naging ganado sa school. Baka din kasi wala na siyang aasahang mag-tutor sa kanya. Kasi nandito ka na. So wala pang jowa? Wala. Saka wala na siyang panahon panigurado para doon. Kaya kung hindi kayo nag-uusap masyado, intindihin mo na lamang muna ang kapatid ko. Mukhang seryoso kasi napantayan ako. Eh paano kung napantayan ka nga kuya? O baka nga nahigitan ka pa? Di ba sabi mo, mukhang porsikido? Siyempre masaya ako pag ganun, Abby. Seryosong sad pa nito. Kaya lang naman ako maalat kay Neil ay para maisip niyang ipush pa ang sarili niya. Siguro na ikwento niyang pangit ang trato ko sa kanya, no? Nakikita ko po, kuya. Amin ni Abby. Top love yun, Abby. Laging wala si Papa, so ako ang dapat na dumisiplina sa kapatid ko. Masyadong malambot si Mama. Sasabihin lang na okay lang kung hanggang yan lang ang kaya mo. Kaya nung pumanig siya kay Neil na mag-engineering, ay lalo kong ginalingan ang pag-arte. Nawala akong bilib sa kanya para lalo siyang ganahan. Pwede niya akong kamuhian. Pero yun lang ang paraan na alam kong mamomotivate siya. Para rin naman sa inyo yun. Napakorap si Abby ng kanyang mga mata. Tila na mali ang dinig niya sa huling sinabi ng lalaki. Po? I mean, para kay Neil din naman yun. Para sa future niya. Just in case na mayaman yung magugustuhan niya one day. Diba? Tapos ayaw ng parents ng babae sa kanya. Parang teleserye lang. Biro nito. Dumating ang tatay ni Abby sa kusina. Halatang bagong gising pa lamang ito. Mukhang seryosong pinag-uusapan yung dalawa. Catch up lang pa. You want coffee? I'll make you one. Nabuhayan ng loob si Abby. Wala pang girlfriend si Neil.
at hindi babae ang dahilan kung bakit hindi sila nag-uusap masyado. That's fine with her. Masaya siya dahil nagkaroon ng purpose at motivation ng kababata to do better in life. At lalo siyang naging masaya dahil naiintindihan na niya kung bakit ganoon ang kuya nito sa kanya. Kung ganoon ang ginagawa ni Neil, dapat ay mas maging masikap rin siya para sabay nilang makuha ang diploma na magiging tulay nila pareho para sa bright future nila. Although set na ang future niya, gusto niyang pantayan ang dedikasyon ni Neil. Lumipas ang mga taon, naging abala nga si Neil sa pag-abot sa mga pangarap niya. Hindi naging madaling ngunit nairouse niya ito. Madami na rin nangyari sa pamilya nila. Gaya ng pagpanaw ng ama sa giyera sa Mindanao, labis na nahirapan ang nanay nila, ngunit kailangan itong magpakatatag para sa kanilang magkakapatid. Nadagdagan lalo ang mga rason kung bakit gusto niyang umasenso, bukod sa para patunayan sa ama ni Abby na may ibubuga siya. Pagkatapos niyang graduate ng with honors sa universidad at nag-intern para sa work experience ng 6 na buwan, ay natanggap naman siya sa isang kumpanya overseas at agad niya itong sinunggaban. Bukod sa maganda ang bansa at mataas ang offer para sa skills niya, malaki ang sasahurin niya roon. Kung sa Pilipinas ay hindi niya kikitain ang sahod na ganoon kalaki. Para kay Neil, konting tiis at pag-iipon at pagsusumikap na lamang. At may mukha na siyang maihaharap sa mga magulang ng babaeng matagal na niyang iniibig. Anak, kailan mo sasabihin kay Abby na gusto mo siya? Tanong ng ina niya sa kanya habang pinapanood siyang nag-iimpake ng mga gamit na dadalhin niya sa pangingibang bansa sa Makalawa. Nasabi na niya sa kanyang nanay ang totoong dahilan kung bakit siya nagsusumikap. May nag-offer naman sa'yo ng magandang trabaho dito. Dito ka na lang, para sama-sama tayo. Kami na lamang ni Junior dito. Ma, ilang taon pa po bago natin mabayaran ang buong bahay at lupang ito, kung yan ang gagawin ko. Tumutulong naman si Kuya Ivan mo. Saka darating na rin sila mamayang gabi. May importanteng announcement daw. Tungkol saan daw po, Ma? Nakita ni Neil nag-aalangan ang ina. Batid niyang may alam ito, ngunit mas piniling huwag pangunahan si Ivan sa kung anong sasabihin nito. Napaka-importante siguro nito dahil bakit kailangang i-timing kung kailan paalis na siya. Arkitekto na ang Kuya Ivan niya. At sa tulong ng tatay ni Abby, ay nakapasok ito sa isang prestigyosong firm sa Manila at malaki na rin ang kinikita nito. Nakakapag-ambag na rin ito sa utang nila sa lupa at pati na rin sa bahay. Ngunit mas pinili rin itong manatili sa Manila dahil sa demands ng trabaho nito. Matagal na itong nakabukod kina Abby ayon sa mga nasagap niyang balita sa ina. Dahil mukhang hindi naman niya mapipilit ang ina na sabihin ang dahilan ng biglaang pagdalaw ng kapatid, ay binaliwala niya na lamang ito. Hanggang sa nagulat na lamang siya nang dumating ang Kuya Ivan niya na may kahawak kamay na babae. Ang babaeng iyon ay walang iba kung hindi si Abby. Maging si Abby ay nagulat nang makita siyang matiim na nakatitig sa mga kamay nilang magkadaop. Anong? Tila ba uubusan siya ng hininga? Bro, nabalitaan kasi namin kay Mama na tuloy na tuloy na ang pag-alis mo papuntang London. Kaya't gusto sana namin ni Abby na kunin ang pagkakataong ito para ipaalam sa inyo na kami na. Walang pagsilan sa saya ang Kuya Ivan niya. Best friend ka niya, kaya dapat alam mo, hindi ba, love? Si Junior naman ang napasiksik sa tabi ni Neil. Kuya, hindi ba dapat kayo ni Ate Abby? Ang bagal mo kasi. Bulong nito sa kanya. Nabalot ng katahimikan ang buong bahay. Nako, hindi ko inaasahan pero... Alam mo namang para ka na rin miyembro ng pamilya namin, Abby. Kaya masaya ako na kayo ni Ivan ang nagkatuluyan. O siya, pumasok na kayo. At nang makapaghain na ako ng hapunan, Ivan, tawag nito sa panganay nanak. Halika nga, tulungan mo ako sa kusina. Ikaw rin, Junior. Nang wala nang iba sa sala kundi silang dalawa na lamang, ay hindi malaman ni Neil kung ano ang gagawin o sasabihin kay Abby. Pagkalipas kasi ng maraming taon, ay hindi niya inaasang sa ganitong sitwasyon sila magkikita nito. Parang dinukot ang puso niya. At tinatapakan ng napakaraming tao sa sobrang sakit. Si Abby na ang nauna. Neil, kamusta? Kailan pa kayo ni Kuya?
Pagpako lang. Maikling sagot ni Abby sa mga tanong niya. Okay naman ba papa mo? Oo, masaya nga siya eh. Neil, alam kong nagulat ka. Nagulat? Bakit naman ako magugulat? Siya ang lagi mong kasama, kaya hindi na nakakapagtakang sa kanya kang umibig. Saka si kuya rin ang tipo ng lalaking magugustuhan ng papa mo para sa'yo, Abby. Noong una pa lang na inamin ko sa kanya na gusto kita, ay sinabi niyang hindi tayo pwede. Napaka-unfair. Natigilan si Abby. Gusto mo ako? Mula pa noon, Abby. Alam ni Papa? Oo. Kaya nga siguro nilayo ka niya sa akin eh. Wala raw akong future dahil mahina ang ulo ko. Kaya ako nagsikap, Abby. Kaya ako lumayo. Kahit araw-araw akong dinudurog. Pero, bakit hindi mo sinabi sa akin? Mahinang tanong nito kay Neil. Ang tagal kong hinintay, Neil. All this time, gusto mo rin pala ako. Hanggang sa napagod na akong maghintay. Tama ka. Si Ivan ang nasa tabi ko ng mga oras na iniisip kong ikaw sana ang kasama ko. Sana'y sinabi mo, hindi sana tayo umabot sa ganito. Sa alin? Tanong ni Ivan. Umalik sa normal si Neil. Pinilit niyang ipakitang masaya siya para sa kapatid at sa kababata niya. Sa gutom kuya. Ready na ba ang mesa? Oo. Titig na titig si Ivan sa nobya na namumula ang mga mata. Okay ka lang ba, love? Oo, okay lang ako. Let's eat. Umiiyak ka ba? Namutla si Abby. Ha? Hindi ha? It's okay. Ngayon na lang kayo ulit nakita. At normal sa magkaibigan gaya nyo ang maging emosyonal. Okay naman tayo na ilan, no? Alagaan ko si Abby. Oo naman, kuya. Iniwas niya ang tingin dahil hindi niya talaga kaya. Mauna na ako sa mesa, ha? Umalis nga si Neil ng Pilipinas na may mabigat na puso. Ngunit hindi naman niya magawang magmaktol at maglasing sa presensya ng kapatid at ni Abby. Bago siya umalis ay nakita pa niya ang mga magulang ni Abby sa bahay nila habang kausap si Ivan. Halatang ang approve sa kanila si Ivan. Masakit man ay kailangan niyang magbungon. Napagdesisyonan niyang marahil ay hindi siguro talaga para sa kanya si Abby at tadhana na ang gumawa ng paraan para maipaabot sa kanya ito. Wala naman siyang pagsisisi dahil tunay ngang siya din naman ang tumatamasa ng lahat ng bunga ng pagsisikap niya. Naging maganda ang takbo ng buhay ng karera niya sa London. At wala pang isang taon ay nabayaran niya na ng buo ang bahay at lupa nila na nakasanla sa mga magulang ni Abby. Anak, sobra ata itong pinadala mo para sa budget namin ng kapatid mo. Tanong ng nanay niya sa video call. Pinadouble check ko kay Junior. Baka ka ako may sira na ang mga mata ko. No, it's fine, ma. Sadya yan. Para po mapagawa na natin ang bahay. Pwede kayang si kuya na lamang ang gumawa ng disenyo ng bahay? Mukhang busy pa ang kuya mo eh. Nagka-problema kasi ang mga magulang ni Abby sa negosyo nila. Siya lang naman ang inaasahang makatulong sa kanila. Lalo't engaged na sila. Engaged na sila? Oo. Hindi ba nasabi ng kuya mo sa'yo? O ni Abby? Nakaligtaan po siguro, ma. Siguro nga, anak. Sa iba na lang natin ipagawa. Ang totoo, buhat ng umalis siya, ay hindi pa sila nagkausap ulit ng kapatid o ni Abby. Mabuti na rin iyon para maghilom ang sugat na gusto na niyang tuluyang mawala. Ganoon na rin siguro ang tingin ni Abby. Minabuti rin siguro ng mga ito na hindi na ipaalam sa ina nila na hindi na sila nag-uusap. At wala ring balak si Neil na sa kanya manggaling ang impormasyong ito. Wala pong problema, ma. Hindi mo man lang batatanungin kung ano ang problema ng mga magulang ni Abby o kung kamusta na sila? Ma, hindi ko na po sila obligasyon. Kayo po ni Junior ang obligasyon ko. Tama lang na sikasuhin sila ni Kuya dahil siya naman ang nakinabang sa kanila at magiging kapamilya niya na sila legally. Huwag niyo na po silang isipin, ma. Bayad na tayo sa kanila at sobra-sobra pa. Neil, anak, anong nangyayari sa'yo? Hindi ka naman dating ganyan. Ma, papasok na po ako. Pakisamahan po si Junior sa mall. May hinihinging sapatos yon. Saka bumili na rin po kayo ng mga bulaklak para sa puntod ni Papa. Bilhin nyo na rin po ng sarili nyo. Pag natotal na ng contractor ang expenses, sabihan nyo na po kaagad ako para mapadala ko na po yung pera, ha?
pinatayin niya na ng tawag ang ina. Wala talaga siyang pasok. Day off niya at wala siyang ganang lumabas. Halos nalibot na niya ang London at hindi naman siya palagimik na tao. Kaya madalas na hindi na din siya naiimbitahan ng mga kaopisina dahil tatanggihan lamang niya yon. Gumalaw ang hubad na babaeng katabi niya sa kama. Hindi mo pa rin ba nababanggit sa nanay mo? Diba? Yan na naman tayo eh. Just kidding. Napangiti ito at yumakap sa hubad din niyang katawan. Alam ko naman na I will never replace Abby in your heart. Hindi mo nga siya naging nobya pero ang bedside table mo ay may picture pa rin niya. It's just weird that you want to get over her but still want her presence lingering everywhere. You know, just leave her alone there. Yan na lang ang meron ako. Seryosong sad niya. Si Riba ay kapwa niya OFW. Isa rin siyang nurse at naging kaibigan niya ito. Gusto siya ng babae at hindi naman siya naglilihim patungkol sa damdamin niya para sa kababata. Okay lang naman kay Riba. Ang gusto lamang naman nito ay makasama siya sa tuwing gusto nitong magsiping sila. Wala ring nobyo si Riba. Bukod sa maganda ito at maalaga, ay nauunawaan nito ang sitwasyon niya. Mahal na ni Riba si Neil, kaya kahit na nasasaktan siya sa setup nila, ay pinipili niyang magpakatatag. First love ni Neil si Abby, that one that got away niya rin ito, kaya pinipilit niyang intindihin. Pero alam ng babae, nagagawin niya ang lahat mapasakan niya lamang ang lalaki. Wala na siyang makikitang lalaking gaya ni Neil. Gwapo, mapagmahal sa pamilya, at may stable na trabaho. Alam ni Riba na para sa kanya si Neil, at si Abby ay bahagi lamang ng nakaraan nito. Habang hindi pa siya formal na pinapakilala sa mga kaibigan at katrabaho nito sa London, magtitiis siyang makita ang magandang mukha ni Abby na parang kinukutya siya. Balang araw ay mapapasa akin ka rin, Neil, and Abby will be a thing of the past. Mark my word. Itinumba niya ang larawan ni Abby para hindi niya makita pa. Habang sa Pilipinas, walang-wala na ang lahat, Ivan. Walang-wala na kami. Pati bank accounts namin, hinold na ng bangko. Naiiyak na sumbong ni Abby's nobyo. Si Papa, hindi niya matanggap ang nangyari kaya na stroke. Si Mama naman, sumama sa ibang lalaki. Hindi ko na alam kung ano ang gagawin ko. Hindi naman ako masamang tao. Hindi rin perfect ang parents ko. But we don't deserve this. Bakit kami? At bakit ako? Shh! Tahan na. Kaya natin to, okay? Please, huwag mo akong iwan. I need you now. Of course, love. I will be here. We will get through this together, okay? Hindi alam ni Abby na yun na rin pala ang huling gabi na magkikita sila ni Ivan. Pagkagaling kasi nito sa ospital, ay nabangga ito ng isang sasakyan. Hindi nito nakayanan ang mga natamo nitong sugat, kaya naman namatay ito kaagad. Patong-patong nakamalasan ang kinakaharap ni Abby at hindi niya na alam kung ano at sino ang uunahin niya. Agad namang natawagan ang magulang at kapatid ni Ivan. Gabi nang makatanggap ng tawag si Neil galing sa inang humahagulgol. Pagod na pagod siya galing sa site inspection. Kaya hindi niya napansin na napakaraming missed calls na pala ang mga ito sa messenger niya. Hindi ugali ng ina ang tawagan siya this oras ng gabi nang walang dahilan. Kaya agad siyang bumalikwa sa kama. Kabado siyang tumawag sa ina. Sumagot naman dito kaagad. Ma, sorry po. Tulog na po kasi ako. Nak, ang Kuya Ivan mo. Wala na ang Kuya Ivan mo. Nadisgrasya siya. Ano? Si Abby, ma. Nasaan si Abby? Hindi ko alam. Na-stroke ang papa niya at hindi mahagilap ang ina niya. Kaya tuliro yun ngayon. Ang awa ko sa kuya mo, anak. Nasagasaan siya kanina nung dumalaw siya sa ospital kina Abby. Umuwi ka. Please, anak, umuwi ka. Hindi ko kaya itong mag-isa. Opo, ma. Uuwi po ako. Umuwi ka. Kailangan ka namin ni Junior Neil. Tayo-tayo na lang, anak. Nag-book ka agad ng flight si Neil pa uwi ng Pilipinas. Hindi na siya nagsabi kay Riba, pero nag-email naman siya sa boss niya patungkol sa emergency nila. At agad naman itong inaprubahan ng emergency leave niya. Nang makarating siya sa bansa, ay nakaburol na ang Kuya Ivan niya. Nadatnan niya si Abby sa tabi ng kabaong ng kapatid, tulala at tahimik na umiiyak. Hindi nga nito alintana ang dami ng mga taong nakikiramay sa kanila. Tila wala ito sa sarili.
parang may sarili itong mundo kung saan siya lamang ang naroon. Malayong malayo na ang itsura ngayon ni Abby sa Abby noon na nakilala at minahal niya. Halatang napakarami nitong pinagdaraanan sa buhay. Pinabayaan muna siya ng ina at ng kapatid na makausap si Abby. Abby? Neil? Tila nagising ito pagkarinig sa boses niya. Neil, ikaw ba yan? Am I seeing things? Ako nga ito, Abby. Pwede ka bang tabihan? Sige. Pinahid nito ang mga luha. Sorry, kasalanan ko, Neil. Nahihiya ako sa inyo ni tita. I cause you a bother. Kung hindi siguro ako nagmakaawa na tulungan sa samahan ako, baka buhay pa si Ivan ngayon. Nakwento na sa akin ni Mama ang nangyari. Hindi mo kasalanan ang mga nangyari. Wala kang kontrol sa mga bagay na gaya nun. Hindi kita sinisisi, Abby. At lalong hindi ka sinisisi ni Mama at ni Junior. Walang may gusto nito. Gaya na lang nang hindi mo gusto ang anumang nangyari sa buhay mo. Bahagyang natawa si Abby sa narinig. Karma siguro namin to, Neil. My father could have just let you love me. Pero na ngayon alam siya, maybe this is how the universe punishes people who don't deserve what you have. Alam mo hindi yan totoo, Abby. Mabait kang tao. Sigyang may mga bagay na hindi para sa atin. Parang ikaw at ako. Napabuntong hininga na lamang si Neil. Hindi siya handang pag-usapan ng anumang meron sila dati ng kababata niya. Dahil pinilit niyang ilibing na ang damdaming ito para sa ikatatahimik ng lahat. Abby, I don't think this is the right time to talk about that. Irespeto natin ang lamay ni Kuya. Totoong hindi siya handa at patig niyang isang kalapastanganan sa namayapang kapatid kung gagawin nga niya yon. May tamang panahon para pag-usapan ang patungkol sa kanila. Sa ngayon ay gusto niya na munang magluksa para sa kanyang kapatid na siyang naging ugat ng lahat ng pagsusumikap niya sa buhay. Kasunod ang ama ni Abby at ang pangmamalit nito noon sa kakayahan niya. Matapos mailibing ang kapatid, ay saka lamang naisip ni Neil na dalawin ng tatay ni Abby sa ospital. Wala naman siyang balak na kutsiyahin ito dahil sa mga nangyari sa buhay nito. Gusto lang sana niyang formal na humingi ng permiso dito para ipagpatuloy ang naunsamin nilang pagmamahala ni Abby. Sabi ng nurse sa kanya ay wala si Abby dahil hinahanap nito ang gamot para sa ama dahil naubusan daw ng stocks. Pinapasok naman siya at kaagad naman siyang nakilala ng lalaki. Malaki nga ang itinanda nito at tila nawala na ang tigas nito simula ng maratay sa karamdaman. Neil, ikaw ba yan? Opo, may dala po akong mga prutas, sir. Lalapag ko na lamang po dito sa may lamesa. Wala si Abby. Kung siya ang pakay mo. May inang sabi nito. Nakikiramay ako kay Ivan, Neil. Para ko na rin siyang anak. Gustuin ko mang makita at makiramay ay hindi ko magawa. Dahil sa lintik na sakit na ito. Ayos lang po yun. Saka kayo po talaga ang sadya ko. Naupo siya sa tabi ng kama nito. Gusto ko po sanang formal na humingi ng permiso para ligawan po si Abby. Kaya ko na po, sir. Stable na po ako. Kung yun pa rin po ang concern nyo. Napangiti ang matanda. Neil, marami ang nangyari. Ang sinabi ko sa iyo few years back ay isa sa mga bagay na pinagsisisihan ko. Dahil nakita ko kung gaano ang naging epekto nito kay Abby. Hindi siya masaya at naging masaya sa pakikipagrelasyon niya kay Ivan. At ang lahat ng iyon ay dahil sa mga desisyon ko. Believe it or not, hindi rin siya gusto ni Ivan. Feeling ko ay sinunod lang niya ang gusto ko. Dahil sa utang na loob. Ako ang nagdesisyon para sa kanila. At hindi yun tama. Look at me now. Karma got me. What made it worse is, si Abby ang nahihirapan all these years. Mahal ka niya pero mas iniintindi niya ako at ang kagustuhan ko at her own expense. Naging masunuring anak lang siya, Neil. Spare her young anger. Kung may taong hindi deserve ang lahat ng ito, si Abby yun. Sir, tapos na po ang lahat ng yon. Wala po akong galit sa inyo at kahit kailan ay hindi ko po magagawang kamuhian si Abby. Wala na po tayong magagawa pa sa bahaging yon. Naging dahilan pa nga kayo para magsumikap ako sa buhay eh. Mabait ka, Neil. Patawarin mo ako sa mga nasabi ko noon sa'yo. Mahal ko po si Abby noon pa. Alam niyo po yan, sir. Handa po akong magsimula ulit para kay Abby. Iniabot ng lalaki ang kanang kamay kay Neil
tanda ng pakikipagmabutihan nito sa kanya. Ito rin ang hudyat na simula ngayon ay malaya na silang magmamahal. Andito ka pala, Nail. Tinig yun ni Abby mula sa may pintuan. Hindi ko alam na darating ka. Naganap kasi ako ng mga gamot ni Dad. Dumaan nga pala ako sa billing and I think may discrepancy. Kasi sabi doon, zero na ang balance namin. Alam ko na may balance pa kami na 48,000. Baka nagkamali lang ang cashier. Binayaran ko na yun, Abby. Ha? Bakit? Abby, anak. Sabat ng ama nito. Mula ngayon, si Neil na raw ang bahala sa iyo. Nakapag-usap na kami at nakapagpatawaran. Po? Abby, tama ang narinig mo. Mula ngayon, ako na ang bahala sa iyo. Bakit nga? Napakamot ng ulo si Neil. Hanggang ngayon ay mahina si Abby sa mga ganitong bagay. Clueless pa rin ito. May mga bagay talaga na hindi nagbabago. Abby, mahal kita. Noon hanggang ngayon. Malinaw na po ba? Pa, okay lang po ba sa inyo? Okay na okay sa akin, anak. Parang idinuyan sa alapaap si Neil sa mga oras na yon. Ni Say Nuhap ay hindi niya akalaing darating pa ang panahon na malaya silang magkakasama ni Abby. Sa unang pagkakataon matapos ng ilang mga taon ay nagkayakapan sila. Hinalikan na rin niya si Abby at gaya ng lagi niyang pinapangarap mula sa pagkabata pa. Ito na ata ang pinakamasarap na halik na natikman niya sa kanyang tanang buhay. Isang halik na punong-puno ng pagmamahal at basbas ng taong nakapaligid sa kanila. Kung nasaan man ang Kuya Ivan niya ngayon, ay marahil ay masaya rin ito para sa kanila. Ang mga sumunod na araw ay ang pinakamasaya para kay Neil. Nag-extend siya ng leave niya ng 2 buwan at inasikaso ang magiging kwarto ng tatay ni Abby sa bagong bahay nila. Wala nang mag-aalaga rito, kaya napagdesisyonan ng nanay ni Neil na sa kanila na lamang muna ito habang nagpapagaling ito. Hindi pumayag ang boss niya. Salip ay binigyan siya ng mas flexible na schedule. Ang ibang trabaho naman kasi niya gaya ng consultation ay kaya niyang gawin online, kaya parang nagtatrabaho na rin siya. Wala nga lang sa opisina nila. Lubos itong ipinagpapasalamat ng mag-ama. Si Abby naman ay inaasikaso ang mga papeles para makasama kay Neil sa London, para magtrabaho rin kung saan nagtatrabaho si Neil. Business related ang kurso ni Abby at may experience din ito sa naturang field, kaya madaling nakasecure ito ng slot sa kumpanya ni Neil. Walang pagsidlan si Neil at Abby sa kaligayang nararamdaman hanggang sa may dumating silang bisita na hindi kailanman inaasahan ni Neil. Nagmimeryenda sila sa may terrace noon. Riba, anong ginagawa mo dito? Tignan mo nga naman. Akala ko yung namatay mong kuya ang inuwi mo dito. Yun pala, sa iba ka patay na patay, Neil. Kaya pala hindi mo sinasagot ang mga tawag ko sa'yo, pati mga messages ko sa'yo. Lahat dinidedma mo. Wawa. Galit na galit ito, lalo na kay Abby. You're Abby, right? Yes. And you are? The mother of his child. What? Is this nonsense, Riba? Anong pinagsasabi mo? Tanong ni Neil. Maingat siya kaya imposible ang sinasabi ng babae. Neil, totoo ba? Si Abby naman ay nagtanong. Totoo ba ang sinasabi ng babaeng ito? Of course not. Eh, ikaw lang naman ang kinakasama ko sa London. I can't raise this child alone. Neil, kailangan ka namin ng magiging anak mo. Pakiusap nito, habang ang mga mata ay nakapako kay Abby. Hindi ka ba nahihiya na pagkatapos pagsawaan ng kapatid mo yung babae na yan, ay pinulot mo pa? Teka, miss. Sumusobra ka na. Depensa ng ama ni Abby. Pasalamat ka at nasa wheelchair ako ngayon. At baka hindi kita matansya. Neil, anak, pag-usapan niyo sa lobby to. Huwag kayong magsigawan dito sa labas. Paalala ng ina na halatang kabado rin sa mga nangyayari. Wala namang hindi nadadala sa matinong usapan, miss. Namewang pa si Riba. Mrs. po, at kailangan akong pakasalan ni Neil. Hindi pwedeng aanakan lang niya ako. Sa ayaw at gusto niyo, ay dito ako tutuloy. Ngayon pa lamang ay dapat niyo nang kilalanin ang karapatan namin ng anak ko dito. Kinuha nito ang mga bag nito sa labas. Halatang galing ito sa airport at tumiretso na ng Cavite. Riba, anong ginagawa mo? Malapit nang maubos ang pasensya ni Neil sa babae. Kung ano man ang nangyari sa atin sa London, alam mo kung ano lang yon. Alam mo rin kung sino at ano si Abby sa buhay ko. Hindi ko nilihim sa'yo yun. I don't care.
I want you. Our child needs you. Reba, maingat ako. I cannot be the father of that child. Malumanay niyang sagot sa nag-hysterical na babae. Kahit anong sabihin mo, ay alam kong hindi sa akin yan. This child is yours. Sa ito. Panagutin mo ako, Neil. Hindi ako makakapayag na sa kanya ka pa rin babagsak. Ilang taon kong tiniis na sa tuwing pumupunta ako sa flat mo, ang mukha ng babaeng yan ang nakikita ko. Rinding-rindi na ako. Doon lamang ay napagtanto na ng mga tao sa bahay ni Neil. Nang nagdala sa babaeng ito sa bahay nila ay ang desperasyon nito. Nasa punto na ito ng buhay na gagawin ito ang lahat, makuha lamang si Neil. Awa ang nananaig para kay Abby. Alam naman niya ang patungkol kay Reba. Dahil buwat nang naging sila ni Neil, ay napagkasunduan nilang wala ng lihim sa isa't isa. Bukod sa nagmamahalan sila, ay matibay ang pundasyon ng relasyon nila mula noon hanggang sa ngayon. Kahit kalmado lamang siya sa sitwasyong ito, yun ang napansin ni Reba. Ikaw, singal at turo nito sa kanya. Boba ka ba? O late reaction ka lang? Kakasabi ko lang na magiging tatay na si Neil, di ba? Dapat nagagalit ka na ngayon. Dapat inaaway mo na si Neil. Tangiti lamang ang naging sagot ni Abby. Aba, ngumingiti ka pa ah. Kunwari hindi ka affected. Pero ang totoo, wasak na wasak ka na. Hindi mo matanggap na sa amin mapupunta ng anak ko si Neil. Kawawa ka naman. You know what? Kung talagang buntis ka, hindi ka matatakot na magpa-pregnant si Tess ngayon. Tama ka ng dinig, ngayon mismo. Kumuha ng pera sa wallet si Abby at inayabot kay Junior. 21,000 yon. Bumili ka ng pregnancy test kit sa pinakamalapit na pharmacy. Bumili ka ng lahat ng available na brand. Bilisan mo. At ikaw, Reba, sasamahan ka namin ni Tita sa loob ng CR habang ginagawa mo ang pregnancy test para walang hocus-pocus. Ano, G? Namutla si Reba. Hindi niya na-expect ang plot twist na ito. Bumaling ito kay Neil, na kalmadong kalmado rin. Neil, do something. Ako ang nanay ng magiging anak mo. Hayaan mo bang tratuhin nila ako ng ganito? Nagkibit balikat si Neil. Bunso, bumili ka na para matapos na to. At paano kung buntis nga ako? Sabihin na natin buntis ka nga, pero hindi yun dahilan para pakasamaan at pakasalan ka ni Neil. Yun ay kung totoong buntis ka. At kung buntis ka man, paglabas ng bata, pwedeng ipa-DNA muna para mapatunayan na kay Neil nga talaga ang batang yan. Kung hindi, pwede kang kasuhan. Alam mo ba yon? Labag sa batas ang pagpaako ng batang hindi naman talaga anak ng isang lalaki. Cornered si Reba. Matalino itong si Abby. Wala na siyang magawa kung hindi ang puluti ng gamit niya at tumungo sa gate papalis. Ngunit hindi pa tapos si Abby. Saan ka pupunta? Ayaw mo bang malaman ni Neil na buntis ka at siya ang ama? Babalik ka rin sa akin, Neil. Tandaan mo yan. Galit na galit itong umalis. Te, ito yung tukay oh. Baka naman, hirit ni Junior sa ate niya. Ipili mo yan ng PT, Junior. Bakit eh? Nagtatakang tanong nito sa ate. Di ba umalis na yung asungot na piling sister-in-law ko? Para saan pa? Delayed ako. Isang linggo na. Sure ako kay Kuya Neil mo to. Natatawang anunsyo niya. Hindi nga. Totoo ba mahal? Gulat na gulat si Neil sa sinabi ng kanyang nobya. Joke time pa to? Pumili ka na, Junior, at sasamahan ako ni Kuya mo sa CR para siya mismo ang makakita. Magkakaapo na tayo. Sabay na sambit ng tatay ni Abby at ng nanay ni Neil. Natapos ang buwan na iyon sa isang simple at intimate na kasalan. Hindi naman nila kailangan ng magarbo dahil para kay Neil at pati na rin kay Abby. Sapat na ang pamilya nila para saksihan ng pag-iisang dibdib nilang dumaan sa napakahabang takbo ng pagsubok sa buhay. Alam nilang marami pa silang pagdaraanan, pero ang mahalaga ay magkasama na sila. At hindi lang yon, sapagkat may plus one pa. Ang pag-iibig ni Neil at Abby ay patunay na kung para sa'yo ay talagang para sa'yo. I love you, mahal. Salamat sa pagmamahala. Bulong ni Neil sa asawa. I love you too, mahal. Sabay nating harapin ang mga hamon ng buhay. You may now kiss the bride. Utos ng pari. At mula nga noon, ay naging masaya ang buong pamilya. Lalo na ang mag-asawang Neil at Abby. Kasama ang kanilang napaka-cute nanay.